ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang tinatakda ng kautusan ay matupad sa atin sa na namumuhay ngayon ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugtan ng Diyos. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo na mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Verse 12, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung manamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatunubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinatanggap ay ang espiritu na nagkukupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo ng tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y maaari na umupo. Ang titulo po, o ang title ng aking mensahe ngayong hapong ito, sa poster parang pinaayos ko kasi may unting naidagdag, may hindi ako napansin, may kulang palang word. Kung di ako nagkakamali, doon sa poster ay ang makasalanan at mahabaging Diyos. Napansin ko na kulang pala ng ang. Parang ang tinutuloy-tuloy ay yung Diyos ay makasalanan at mahabagin. Pero ito'y kinorek ko. Makikita nyo sa inyong mga handouts. Ang makasalanan at ang mahabaging Diyos. Linawin ko lang ha. Kasi kapag tinanggal natin yung ang sa mahabaging Diyos, parang ang Diyos yung mismong makasalanan at mahabagin. Hindi po. Dalawa pong tinutukoy dito, ang makasalanan at ang mahabaging Diyos. At tutunghayan po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol rito. Ito po ay sinulat ni Pablo, ang ating binasa, sa mga taga-Roma na kung saan ina-address ang mga mananampalataya, both Gentiles, predominantly mga Hintil, at ang mga Hudyo rin na nanampalataya kay Kristo na nakatira sa Roma. Ito po ay sinulat ng Apostol Pablo upang mas palalimin ang pagkaintindi ng mga mananampalataya kung paano nagpatawad ang Diyos, nagligtas ang Diyos, ano yung mga kinakaharap na mga difficulty o kahirapan ng isang Kristiyano sa paglaban sa kasalanan at anong kalayaan ang tinatamasa ng mananampalataya bilang mananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon po, nais kong basahin ang isang maikling
headline na kung saan maikokonekta natin to patungkol sa makasalanan at kung ano ang tinatahak ng isang makasalanan. Makita niyo po dyan, nakasulat, isang headline, Texas Governor Greg Abbott agreed Thursday evening to spare the life of death row inmate Thomas Whitaker, announcing his decision less than an hour before the Houston area man's scheduled execution. Ngayon, meron pong isang balita na kumalat noong 2018 sa isa pong nagnangalang Thomas Whitaker. Si Thomas Whitaker po ay isang kriminal na nahatulan ng kamatayan sapagkat kanyang sinubukang ambushin o patayin ang kanyang pamilya dahil nisip niya may mayroon siyang mamanahing malaking pera. So ang istorya po ni Thomas Whitaker ay hindi araw-araw na nangyayari sa nahahatulan ng kamatayan. Karaniwan, pag nahatulan ka ng kamatayan, ay yun na. Talagang totodasing ka na ng gobyerno. Pero makikita ninyo, kung aware kayo sa setup ng isang execution chamber, especially in the West, kahit dito sa Philippines, mayroon tinatawag na black phone. At yung black phone na yun ay nakaabang, nakakonekta ito. Kung sa Pilipinas, nakakonekta ito sa Justice Department at sa Presidente na kung bigyan ng Presidente ng pardon ang makasalanan o yung nahatulan ng kamatayan, ang kailangan niya lang gawin, iangat ang telepono, tawagan yung execution chamber at sasabihin niya, oh, huwag niyong ituloy. Binibigyan ko siya ng pardon, mabubuhay siya. Pwedeng ilang oras lang dinelay kasi may gusto pa silang repasuhin o tignan sa mga ebidensya o talagang hindi na siya papatayin, binaba yung kanyang sentensya. And that is the case of Thomas Whitaker. Si Thomas Whitaker po ay isang anak ng ano no ng kanyang ama na biktima rin dun sa kanyang kasalanan sa ambush. Kasama dun yung tatay sa mga pinagtangkaan patayin at yung tatay din mismo ang humiling na pagbigyang mabuhay ang kanyang anak. So sabi sa akin pong binabasa, naka-schedule na po siyang patayin. Pero bago ang isang oras, isang oras na siya patayin, ay binigyan siya ng pagkakataong mabuhay. So hindi araw-araw ito nangyayari sa nahatulan ng kamatayan at masasabi natin na karapat-dapat lamang siyang hatulan ng kamatayan dahil kanyang pinatay ang ilan sa mga miyembro ng kanyang sariling pamilya para makuha ang kanyang mana. Napakasama nung krimen na ginawa niya. Sa pakiusap ng kanyang sariling ama na nakaligtas at tangkang pagpaslang, pinagbigyan ng kinaukulan na hindi nabitayin ang kanyang anak, ngunit bigyan na lamang ng habang buhay na pagkakakulong. So instead of the death sentence, binaba ito sa habang buhay na pagkakakulong. Naawa yung ano no, yung husgado dahil ang nakausap ay yung biktima at yung ama. Ang dahilan ng ama, kung patayin niyo ang aking anak, dalawang beses na ako naging biktima. Una, biktima ako ng aking anak. Pangalawa, biktima nyo na rin ako dahil pinatay nyo na rin ang aking anak. Dahil doon, binigyan ng pardon sa kamatayan si Mr. Whitaker. Ano ang makikita natin sa istoryang ito at paano natin ito maihahambing sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin ni Kristo Jesus sa walang hanggang kamatayan? Tunghayan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa habag, biyaya at hustisya ng ating Diyos. Bilang makasalanan, yung nahatulan po ng kamatayan na si Mr. Whitaker ay tinanggalan ng hatol ng kamatayan, ngunit nandun pa rin na siya ay convicted. Siya pa rin ay parurusahan at ang kaparusahan ay habang buhay na pagkakakulong. Sabi ng iba, mas malupit ang hatol ng habang buhay na pagkakakulong kasi parang ikaw patay na buhay. Sabi naman ng iba, habang may buhay ay may pag-asa. Ngunit, ang ginawa ng Diyos, bilang mensahe natin, sabi po dito, kung ang Diyos ay hindi nahabag sa ating mga makasalanan, mamamatay tayong pagod sa pagkaalipin sa kasalanan at habang buhay magdurusa sa walang hanggang kaparusahan. Ulitin ko po, kung ang Diyos ay hindi nahabag sa ating mga makasalanan, mamamatay tayong pagod sa pagkaalipin sa kasalanan at habang buhay magdurusa ng walang hanggang kaparusahan. Ano pong sinasabi dito ng mensahe natin? It is only by the grace and mercy and the good will of God that He sent His Son, na binigyan niya kanyang bugtong na anak, kaya tayo naligtas. Dahil kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi siya nahabag sa atin,
karapat dapat tayong mamatay sa ating mga kasalanan. At sabi dito sa mensahe, mamamatay tayong pagod. Ibang usapan yun na pagod, yung namatay ka. Namatay ka lang. Iba yung namatay kang pagod. Bakit pagod? Ibig sabihin, simula nang ikay nabubuhay sa mundong ito, pinagpapaguran mo na ang kasalanan. At totoo ang sinabi ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinagtrabahuan mo yung kamamatayan mo. Imagine, ang dami dito nagtatrabaho. Anong tawag natin sa trabaho? Sa ibang salita. Hanap buhay. Pero ang kasalanan, hindi hanap buhay, pero pinagtatrabahuan mo. Anong tawag doon? Hanap patay. Imagine, pinapawisan ka. Sabi ni John MacArthur, men are going to hell sweating. Nagpupunta daw sa impyerno ang katauhan na pinapawisan. Pinagpapagura natin ang isang bagay na magpapahamak sa atin at yan ay totoo sa iyo, totoo sa akin at sa lahat ng tao sa sangkatauhan. Wala ni isa man dito magsasabi, ay pastor, wala akong kasalanan, matuwid ako. Doon pa lang, nagkasala ka na dahil nagsinungaling ka. Makita natin na nakakapagod magkasala. Bakit? Basahin po natin ang teksto natin. Balikan po natin sa verse... basahin natin sa verse 5 po pala. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat siya'y hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magawa. Anong gagawin niya lang ng tao? Kasalanan. Kahit gumawa siya ng mabuti, ito'y nagdudulot ng kasalanan. Sabi po dito sa verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi nalulugod sa iyo, kinapuputan ka ng Diyos, walang pag-asa ang buhay mo. Tayo ay alipin ng kasalanan. Pag umatras tayo, in verse 2, sabi, sa pamagitan ng kautusan, ang Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kung ikay siyang mananampalataya, dun ka palang lumaya. Pero balikan natin yung buhay natin bago tayo nakalaya sa kasalanan. Ano tayo? Tayo ay trabahador ng kasalanan. We are slaves. Tayo'y alipin ng kasalanan. Ang ginagawa lang natin, araw-araw, paggising pa lang sa umaga, paano ako magkakasala? Ano yung pinaka-epektibong paraan para magawa ko yung kasalanan ko na hindi ako mahuhuli? Ganun ang tinatakbo ng isang taong hindi mananampalataya o taong hindi pa tinutubos ng Panginoong Diyos. At dahil dyan, may kita natin sa ating mabinasa at atin itong iisa-isahin, dalawang klaseng tao lamang ang meron sa mundong ito. Dalawang klaseng tao lamang. Ang niligtas at ang ikinundina. Ano yung dalawang klaseng tao? Mabait at masama? Hindi. Walang mabait ni sino man, sabi sa Roma 3. No one is good, not even one. This is not about good and bad. This is about those who are saved and those who are condemned. Una, ang mga niligtas ay niligtas dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Efeso, for we are saved by grace through faith. It is a gift so that no one can boast. Tayo niligtas ng Diyos sa pamagitan ng habag, ng kanyang biyaya. Hindi ito galing sa ating sariling gawa. Ito'y regalo sa atin. Kaya tayo pinatawad ng Diyos dahil may ginawa ang Diyos. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At nabasa natin kanina, napakalinaw po na sinabi ng salita ng Diyos na kanyang sinugo ang kanyang anak. Basahin po natin sa verse 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot.
Sa halip ang inyong tinanggapay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Hindi ba't napakaganda na tayo matawag ng anak ng Diyos? Sa panong paraan lamang? Dahil sa pagkupkup sa atin ng Diyos. Ano ba yung mga kinukupkup? Yung mga kinukupkup, yung mga orphans o yung mga tawag doon sa Tagalog, mga ulila. Sa dalawang picture na kita natin dito, hindi lang tayo alipin, ulila din tayo. Tayo pinabayaan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo ay niligtas ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Dahil po doon, tayo ay tinawag na mga anak din ng Diyos. In verse 3, sabi po, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Ikaw at ako, tayo yung taong tinutukoy dito bago tayo naligtas, tayo ay pawang makasalanan. At anong ginawa ng Diyos Ama? Pinadala niya ang kanyang anak. Bakit? Yung unang dumating, ang kautusan, hindi kaya tayo iligtas ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. The law is good, but the law cannot save. Ang gustong gawin lahat ng nasa batas ay talagang bumagsak lalo sa pagkalubog sa kasalanan. Dahil ni sino man, ni isa man, walang kayang tupdin ang kabuuan ng batas ng Diyos. Kaya makita natin anong kabutihan na ginawa ng batas ng Diyos. It exposed our sin. It gave us a standard of living. Pinakita noon yung tamang gawin ng isang mananampalataya. O ito yung gawin mo, ito yung hindi mo dapat gawin. Pinakilala noon kung gaano ka banal ang Diyos. Pinakita noon kung gaano ka bulok ang tao sa kasalanan. Pero wala itong kaligtasang dinulot sa atin. Ang dinulot sa atin ito ay pagkawasak. Dahil sa batas na ating binabasag at sinasalaula at ating niyuyurakan, lalong nagpatong-patong ang galit at puot ng Diyos. Ngunit gayon din naman, sa biyaya ng Diyos, grace abounds. Yung biyaya ng Diyos ay lalong yumabong para sa kanyang mga hinirang. Kaya po sa dalawang taong binanggit natin kanina, ang isang niligtas ay makasalanan din. Ang niligtas ng Diyos ay taong makasalanan din. At dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya siya naligtas. Ang pangalawa naman, ang kinundina, ay kinundina dahil sa kanyang kasalanan upang maipakita ang hustisya ng Diyos. Kinundina ng Diyos ang makasalanan dahil sa kanyang kasalanan. Hindi lang pinagtripan ng Diyos, kayo, ayaw ko kayo iligtas, kayo gusto ko kayo iligtas, hindi lang ganun basta-basta. May hustisya na in-apply ang Diyos sa mga pupunta sa impyerno. Kung paano pinili ng Diyos ang mga makasalanan na kanyang inirang upang maligtas, pabanalin at maging kawangis si Kristo Jesus, ganun din naman, yung mga pinabayaan niya sa kanyang mga kasalanan, yun yung mga taong kinundina niya. At nagpakita ito na kung sila'y kinundina sa kamatayan, at sila'y mamamatay at mapaparusahan ng walang hanggan, nagpakita ito ng kabanalan ng Diyos. Paano napakita ang hustisya at kabanalan ng Diyos? Tignan po natin ang dapat nating tandaan ngayon. Walang makapagmamalaki na niligtas siya ng Diyos dahil ito'y dahil lamang sa biyaya lamang. Walang magyayabang, niligtas ako ng Diyos, ang galing ko, ang bait ko kasi kaya ako niligtas. Gayun din naman, walang makapagre-reklamo kung bakit siya pinarusahan dahil ito'y nakabase sa matuwid na hatol lamang. Hindi pwede sabihin ng kinundina, bakit po sila niligtas, kami hindi. Walang magre-reklamo, bakit? Marapat lamang na parusahan ang nagkasala. At ang mga niligtas naman ay resulta lamang ng biyaya ng Diyos. Kahabagan lamang. Kaya nagtutulak ito ng magpapakumbaba sa atin. Kaya kung may pupunta sa impyerno na makasalanan, hindi yung nagsasabi na, masama yung Diyos nyo, nagpaparusa. Kung ako ang Diyos, hindi ako magpaparusa. Masamang Diyos ka. Bakit? Pinatunayan mo na wala kang hustisya.
Ngunit ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ay walang kapintasan sapagkat kung siya'y nagpaparusa, ito'y nakabase sa makatarungan at makatuwiran niyang paghatol. Dahil matuwid ang Diyos, banal, 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 sabi, kung tayo nagkakasala, hindi malulugod sa atin ang Panginoon. At tama lamang parusahan ang nagkasala. The first one received mercy, the second one received justice. Pangalawang punto po ngayong hapon, bilang makasalanan, ang puot ng Diyos ay marapat lamang na maranasan natin sapagkat tayo ay kaaway ng Diyos. Lahat ng biyayang nararanasan ng sangkatauhan ngayon ay biyaya. Common grace man itawag mo dyan, o ako naman, yan ay biyaya lamang. Hindi tayo karapat-dapat. Ang pag-ulan, ang pag-araw, ay biyaya lamang ng Diyos. Ang paghinga natin ay biyaya lamang ng Diyos na kung saan dapat tayo ay tinupok na matagal na. Kasama dapat tayo sa mga nilunot na. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nandito tayo. Ang mga sumusumpa, yumuyurak sa pangalan ni Kristo Jesus, ang mga makasalanan na ayaw magpasakop sa Diyos at patuloy nagre-rebelde, ay buhay pa rin. Sila ay namamayagpag pa rin. Nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Yun ang biyaya ng Diyos na hindi kagad winasak ng Diyos ang buong mundo. Kaya makita natin, bilang makasalanan, ang puot ng Diyos ay dapat lang ibigay niya sa makasalanan. Dahil tayo'y kaaway ng Diyos. And you know what it means to be the enemy of God? Imagine this. Parang isang langgam, kinalaban yung tao. Walang kapanapanalo ang langgam sa tao. Mamamatay siya one-on-one. Ganon din ang picture na kailangan natin makita. Nagre-rebelde tayo una. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kanyang batas. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang batas, anong gagawin ng isang banal na Diyos? Parurusahan tayo. Sabi po dito sa verse 4, ginawa ito ng Diyos upang itinakda ng kautusan ay matupad sa ating namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sa mga mananampalataya, ginawa niya yung kaligtasan. Sa mga namumuhay naman sa laman, sabi po dito, sa verse 7, kaya kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilik ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nakakapasakop sa batas ng Diyos. Lumalabag ka sa batas. Eh dito nga sa lupa, gumawa ka ng kasalanan sa kalye, yung traffic violation. Swerte mo kung patawarin ka nung enforcer. Either tigitan ka yan o kutungan ka yan. O gawin niya talaga yung trabaho niya. Ano pa kaya yung Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari? Dito sa lupang ito, sa batas natin, kapag gumawa ka ng kasalanan laban sa batas, may kalalagyan ka. Ano pa kaya yung Diyos na naglalang sa'yo? Binigay lahat sa'yo mga buting bagay at ginawa mo ng kasalanan? Mananahimik lamang ba ang Diyos? Anong aasahan natin? Kapag ikay nagrebelde sa Diyos, papatayin ka ng Diyos. Parurusahan ka ng Diyos. Wawasakin ka ng Diyos. So don't play a victim. Hindi natin pwede sabihin, kawawa naman kami. Ang laki-laki ng Diyos. Yun na nga yung punto eh. Ang laki-laki at ang lakas-lakas at makapangyarihan ng Diyos, lalabanan mo. Samantalang lahat ng kabutihan ay pinigay niya sa'yo, pinili mo pa rin magrebelde. Pangalawa, hindi ka lamang rebelde, ikaw ay palalo. Ano yung kapalaluan? Yung kahangalan, foolishness, namumuhay ka ayon sa pita ng laman. Ang kasalanan mo ay sinasalungat mo ang disenyo ng Diyos. Sinasalungat mo ang utos ng Diyos at ang kapaluluan, ang kahangalan ay ito. Alam niya nang mapapahamak siya, ginawa pa rin niya. Last week, pinag-usapan natin si Adan at si Eva, sinabi na ng Diyos, huwag mong kakainin ang bungang kahuyan pagkat ikay mamamatay. Eh, tinukso ng ahas, talaga bang mamamatay ka? Eh, sinabi na nga ng Diyos eh. Tigas pa ng ulo natin. Ganon ang istorya ng tao, palalo. We're foolish. In our sinfulness, we've become fools. Sobrang kamangmangan ng tao, pinagpapalit niya ang katotohanan dahil mahal niya ang kanyang kasalanan. And in Romans, it says,
We've suppressed the truth in unrighteousness. Kaya ngayon, ang dali na lang sabihin, kapag sinabi kong ako'y babae, babae na ako. Kasi pakiramdam ko, babae ako. Pag naisip kong, yung babae, naisip na lalaki siya, wala na. Basta lalaki na lang siya, tanggapin nyo to. Kung di nyo to tatanggapin, mga ano kayo, anong tawag doon? Bigot kayo o may iba pang term eh. Basta yun. Homophobic. Transphobic. Tigil-tigalan ninyo. Ang Diyos na nagdesenyo sa kasarian ng tao, babae at lalaki, at pag sinalungat natin yan, tayo magmumukhang mga hangal. Hindi lang pala magmumukhang hangal, kahangalan ang sumalungat sa disenyo ng Diyos. Kaya sa mga tao na nagkakasala, mahal nila ang kasalanan nila. Kaya huwag tayo magtaka kung meron tayong mga kasama dati, wala na dito ngayon. Hindi ko papangalanan. Pero malalaman ninyo kung anong motivation. And, I'm sorry to say, may mga umalis naman na okay sila. What I'm trying to say is, yung mga namuhay na sa kasalanan, tumalikod na sa Diyos. Hindi nagpatuloy. Bakit? Problema ba talaga ang pulisiya ng simbahan? Problema ba talaga ang salita ng Diyos? Ang salita ba talaga ng Diyos ay mapanikil? Nakakasakal ba talaga? Malupit ba ang salita ng Diyos? O ikaw yung malupit? Pag sinabi ng Diyos na hindi pwede magsipi ang hindi mag-asawa, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi si pastor nagsabi nun. Pero ang tao ay matigas ang ulo. Hahanapan niya ng butas para magmukha siyang biktima. Hindi, pastor, mahigpit ka masyado eh. Masyadong mahigpit yung church niyo eh. Hindi. Biyaya nga ng Diyos eh. Kaya nga ina-uphold ang marriage. Nung kumakailan, kinasal si RJ sa kasi ano, si Lovejoy, di ba? Sino nagpipigil? Sino ang sumusukol? Sinusukol tayo at inaalipin tayo ng kasalanan. Imbis na tayo nagpapasakop sa Diyos, tayo ay nagpapailalim sa pita ng laman. Kaya anumang dahilan mo ng pagtalikod sa Diyos, anumang dahilan ng kung sino mang tumalikod sa Diyos, ang punot dulo lamang nun ay kasalanan. Hindi pa pwede sabihin ay mga ipokrito mga tao dyan sa church. That's not a reason. Nasaktan kasi ako, pastor. No. It's because of sin. Ang kasalanan na naglalayo sa atin, sa salita ng Diyos, sa iglesia, at sa pagtitipon, nagiging palalo tayo. Kaya dapat tandaan natin, ang pagwasak at pagpaparusa ng Diyos sa makasalanang tao ay pagpapakita na hindi siya nalulugod sa kasalanan at makasalanan dahil sa kanyang kabanalan. O baka naman sabihin natin, simula nung umalis ako sa church na yan, simula nung ako'y namuhay ng kung paano ko gusto, eh ang ganda ng buhay ko ngayon, malaya na ako. Malaya na ako nagagawa yung gusto ko. Eh totoo naman, malaya ka sa paggawa ng kasalanan. Dahil alipin ka ng kasalanan. Wala naman nangyaring masama sa akin eh. Yumayaman nga ako ngayon, gumaganda buhay ko. Pero tandaan natin, may paghuhukom ang Diyos. Maaring ngayon, napakaganda ng nararanasan mo, pero magigising ka isang umaga, nandyan ang paghatol ng Diyos sa kasalanan mo. Walang kasalanan na hindi pagbabayaran ng tao at kung hindi si Kristo Jesus ang nagbayad sa kasalanan mo, pagbabayaran mo yan. Dito sa lupa, hanggang sa kabilang buhay, kung hindi man dito. Kaya wag nating pasimplihin ang kasalanan ng tao. Ito'y umaalipin, nagpapagod sa atin, sumasakal sa atin, nagtatanggal sa atin ang buhay. Ang nakakalungkot, dahil sa kasalanan, nalulungkot ang tao, nadidepress, nasisira ang buhay, imbis na talikuran ang kasalanan, ang Diyos ang tinalikuran. Imbis na magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos, hindi. Nagrebelde at question palalo ang Diyos. Lord, bakit ako? Bakit ko nararanasan ito? Bakit hindi? Ba't hindi ikaw? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kaya tandaan natin ang kaparusahan ay dahil sa pagpapakita iyon ng kabanalan ng Diyos na hindi siya nalulugod sa atin, sa ating kasalanan. Pag sinabi mo, oh, kita mo, binibless nga ako ng Diyos ngayon eh. Ah, maraming nagsasabi na namumuhay sa kasalanan na, kita mo, binibless ako ni Lord ngayon. Eh siguraduhin mong kung sinong Lord yan. Maraming nang tatamasa ng kayamanan sa lupang ito
At ang pangako ng Diyos, ha, makamtan mo lahat sa mundong ito, you will lose your own soul. Pangako rin yun. What profit a man if he gains the whole world but loses his one soul? Ibig sabihin, mangyayari. Kaya mong makamtan lahat ng kayamanan, kagalakan na pwedeng i-offer ng mundong ito. Pero mawawala sa iyo ang isa-isa mong kaluluwa. Kaya hindi garantiya ng pagyaman, ng success, na tayo maayos sa Diyos. Hindi yan ang garantiya. Ang garantiya ay kahit nakararanas ka ng napakasamang pangyayari sa buhay mo, nagkakabaud-baon ka sa kahirapan, sa sakit karamdaman, ngunit ikay pinanatiling banal ng Diyos. Yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo, kapatid. Pangatlo, ang Diyos na nagparusa sa makasalanan ay siya rin Diyos na nahabag sa makasalanan na hinirang ng kanyang tinubos, pinalaya, kinupkup at niligtas sa kamatayan sa pamagitan ni Jesucristo. Apat na bagay, tinubos, pinalaya, kinupkup at niligtas sa kamatayan. Pagdidiinan ko muna. Itong mga bagay na ito ay nangyari sa mga mananampalataya na hinirang ng Diyos galing sa kadiliman, galing sa kasalanan. Doon tayo nang galing, mga kapatid. Pero yung hindi tumawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan ay wala kay Kristo. Unahin po natin ang mga tinubos. Sabi po sa verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala nang kaparusahan, and this single verse is enough for us to rejoice every day. Ano mang problema ang kinaharap mo, anumang mga kasamaan na kinakaharap mo ngayon, ito ay sapat na para bigyan ka ng kagalakan sa buhay mo. Na hindi na ako ibabulit sa dagat-dagatang apoy. Hindi na ako mapaparusahan. Wala nang kahatulang parusa sa iyo pagkat ikay na kay Kristo. Eh ano kung maghirap ka sa mundong ito? So, sa kabilang buhay naman ay nandun ang kalwalhatian kay Kristo Jesus. Ang tinubos ng Diyos ay ang mga hinirang ng Diyos. Hindi dahil sila ay mababuti, mababait o magagaling, ngunit dahil sila'y kinahabagan ng Diyos. Pangalawa, hindi ka lamang niligtas, o hindi ka lamang tinubos, ikaw ay pinalaya. Sa verse 15, ang sabi po dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ng inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Alam nyo, yung mga hindi mananampalataya na nagrebelde sa Diyos, takot lagi yan. Walang kapayapaan yan. Bakit? Makamtan nila lahat ng sarap sa buhay. Laging merong kulang. At ayokong sabihin na kasi merong butas sa puso mo na kasing hugis ng Diyos. There's a God-shaped hole in your heart. Kalokohan yun. Hindi ganun kaliit ang Diyos. Hindi ganun kaliit ang butas mo. Ang sinabi sa salita ng Diyos, ikaw ay patay. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay patay. Kaya walang kapayapaan, walang kagalakan. Kaya ang sinasabi sa verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin, ikaw ay malaya. Ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sabi, hindi ka dapat matakot dahil may kalayaan ka na. Ikaw ay nasa biyaya na ng Diyos. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Pinalaya tayo saan? Pagkaalipin sa kasalanan. Sinasabi po dito, ang kasalanan ng tao, sabi po sa verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Yan ang mindset ng makasalanan. Puro makalaman. Pipiliin lang kung anong klaseng kasalanan, pero hindi niya kayang piliin yung kabutihan. Kahit yung kabutihan na gagawin niya, ay nagbubunga pa rin ng kabulukan, ng kasalanan. Bakit? Pag ang makasalanan gumawa ng mabuti, anong kalaban niya? Pride. Ang bait ko kasi. Patay. Gumawa ka ng maganda? Ay, ang galing ko kasi. Pride. Walang takas sa kasalanan. Ngunit, sabi dito, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga ng mga bagay na spiritual. And what are the spiritual things? In Galatians chapter 5, these are the fruit of the Spirit. Love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Sabi, dito ay walang laban ng batas. Walang epekto ang batas sa mga bagay na ito. Ang pagsunod sa hilik ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa espiritu ay nagdudulot ng buhay na kapayapaan. Kapayapaan ang dinulot sa atin ng ating kaligtasan, hindi espiritu ng takot, kundi kapayapaan. Hindi tayo kinundina, ngunit tayo pinalaya na ng Diyos. Pangatlo, pagkupkup, binasa natin kanina sa verse 15b, hindi takot, ngunit sabi po dito, espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Tayo inampo ng Diyos, kinupkup tayo ng Diyos. Isipin mo, wala nang nagmamahal sa akin dito sa lupang ito. Walang nagki-care sa akin. Ang magulang ko, tinalikuran ako. Ang mga mahal ko sa buhay, tinalikuran ako. Ang jowa ko, iniwan ako. Come on. If you're a believer, you are loved. Minahal ka at minamahal kang patuloy ng buhay na Diyos. At walang ibang klaseng pag-ibig ang makapag-satisfy sa atin. Siya ang ama ng walang ama. Siya nagbibigay ng kagalakan sa atin, ng kalayaan sa atin. Makita mo, meron kang karapatan tumawag sa kanya ng ama. Hindi lang ama, ama ko. Father. My father. Imagine that. Daang katayuan ni Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos. Shiner sa atin. Sa kanyang biyaya at habag. Na makatatawag din tayo ng ama, ama ko. At ano namang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban ay pagkakaloob na niya sa atin. May katatakot ka pa ba? May ikalulungkot ka pa ba? Meron ko bang dahilan para tumalikod sa Diyos na nagmahal at nagligtas sa iyo? Ikaw ay kinupkop. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay pinalaya. Ikaw ay kinupkop. Ang pang-apat, niligtas sa kamatayan. In verse 11, napakaganda po ng sinabi dito ni Apostol Pablo, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumubuhay kay Kristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Sino dito yung believer? Mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. At kung ikaw ay mamatay sa lupang ito, sabi doon, ikaw ay muling bubuhayin. Ganito katindi. Yung banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo, yun din ang bubuhay sa iyo. Mga kapatid, huwag tayong matakot sa kamatayan. Well, dapat lang. Hindi ka natin ang kamatayan, katakutan, dahil gusto nating mabuhay. Pero ibig ko po sabihin, hindi nakakatakot mamatay kung tutuusin, dahil ang sabi, ang kamatayan ay kay Kristo. Ay pakinabang at ang mabuhay ay kay Kristo. Kapakinabangan kung tayo ay kukunin ng Diyos sapagkat meron tayong muling pagkabuhay. Sa madaling salita, huwag mong ilagay lahat ng pag-asa mo sa lupang ito na mamamatay at namamatay na. Don't put your hope in temporal things. Pag masyado natin niyakap yung mga regalo ng Diyos sa atin, yung mga bagay na magandang binigay sa atin ng Diyos, ano nangyari? Nagiging adulterer tayo. And idolater. Adulterer dahil ating minamahal yung hindi dapat nating minamahal, dapat sa Diyos lamang. Idolater dahil sumasamba tayo sa mga dapat hindi natin sinasamba. Dapat tayo magpasakop sa soberanya ng Diyos. Meron tayong buhay na walang hanggan na ating tinatamasa. Kaya tandaan, mga tarungan, ang kaparusahan na tatanggapin ng taong makasalanan. At panghuli, ang pagtitiis ay maghahatid sa atin ng kalwalhatian kasama ni Kristo. Tignan mo yung katabi mo. Nagtitiis yan, makinig ngayon. Nagtitiis ba? Nagtitiis tayo sa paanong paraan? Pagtitiis sa pagpatay sa pita ng laman. Aba, napakahirap. It's very hard to mortify sin. Hindi sasabihin ni Pablo na, woe to me! Paano na lang ako, isa akong makasalanan? Sino magliligtas sa akin sa katawang kamatayang ito in this body of death? Pero ang sagot, thanks be to God through Christ Jesus our Lord who has delivered me
ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapanaluhan sa pita ng laman. Sa verse 13, sabi po dito, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ano yung unti-unting pumapatay sa mananampalataya? Kahit buhay tayo ngayon, what kills us? It is sin. Pero kagandahan, since malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, kaya na natin itong labanan. Kapatid, labanan mo ang kasalanan kasi may panalo ka. Huwag kang magpaalipin dahil hindi ka naalipin. Malaya ka na. Isa itong paalala sa atin na kung minsan tayo ay parang hinang-hina sa ating mga spiritual na buhay. Pero kung tutuusin, ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng kapanalunan sa atin. Ang talunan ay si Satanas, ang kasalanan at ang kamatayan. Totoo na makapangyarihan ang kasalanan, ngunit wala na itong kapangyarihan sa atin para tayo alipinin dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya anong gawin? Patayin mo ang kasalanan yan sa pamamagitan ng paggawa at pamumuhay ng ayon sa banal na Espiritu. Mortify the desires of the flesh. Labanan mo yan pagkat nanalo na si Kristo laban dyan. Pangalawa, pagtitiis sa mga pagsubok at pighati. Ito, tumawid tayo no, sa verse 18. Wala sa text natin to. Pero sabi po dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kalwalhati ang hinahayag ng, sa atin balang araw. Hindi naman lahat ng cause ng suffering natin ay sin. Minsan ito ay pagsubok para tayo patibayin, tayo ay pabanalin. At kasama yan sa pangako ng Diyos. In this world, you will have trouble. Minsan kasi gusto lang natin magandang pangako eh. Eh pangako yun. The world will hate you because of me. Pangako yan. You will have persecution. Pangako yan. Kasama yung blessing. Pero ang pinakamatinding pangako, ano? Glory. Kalwalhatian. Kaya sabi ni Pablo, hindi niya mayahambing para sa akin ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayambing sa kalwalhatian na ipinahayag sa atin balang araw. Brothers and sisters, we are built for glory. We are built for glory. Meaning, tayo nilalang ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian at para luwalhatiin siya sa ating mga buhay. Ngayon, nagdurusa pa tayo sa kasalanan, nagdurusa pa tayo sa epekto ng kasalanan, pero balang araw sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang pagbibigay sa atin ng bagong katawan para sa bagong lupa at bagong kalangitan, we are glorified and we are free from this body of death. Kaya tandaan, ang pagliligtas ng Diyos sa hinirang at pagpaparusa sa makasalanan ay pawang para sa kalwalhatian ng Diyos para sa ikabubuti ng mga hinirang. It is for the glory of God. Lahat ng nararanasan mo ngayon, kapatid, it is for the glory of God. Naghihirap ka, for the glory of God. Nagyayaman ka, for the glory of God. Nagkakasakit ka, for the glory of God. Nananagana ka, for the glory of God. Lahat ng nararanasan ng mananampalata ngayon ay nagpo-point sa kalwalhatian ng Diyos upang tayo pabanalin at patuloy tayong lingapin ng Diyos. Sa aking pagtatapos, sa kahabagan at biyaya ng Diyos, siya ay naghirang ng ilan upang ipakita at pamalas sa sanlibutan kung ano at paano umibig ang banal, banal, banal na Diyos at may pakita ang kanyang kabanalan at katwiran sa paghatol. Lahat na ito na yung kita natin dito, it's for His glory. For of Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Ang hamon ko ngayong hapon sa inyo, ikaw ba'y malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan? Talaga bang malaya ka na? Kung ikaw ay malaya, sumusunod ka ba sa kalooban ng banal na Espiritu? Pagbulay-bulayan natin itong mga tanungan na ito, nawa ang masagot natin ay opo. Opo. Kaya sa mga mananampalataya, ikaw ay malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. Huwag ka nang magsunod-sunuran sa pita ng laman. Mamuhay ka sa kabanalan pagkat kaya mo na dahil pinalaya ka na ni Kristo Jesus. Sa mga hindi pa nananampalataya, ikaw ay kinapupuutan ng Diyos dahil sa pagkakasala mo sa Kanya.
Sa biyaya at habag ng Diyos, sinugo niya si Kristo Jesus upang kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay, sa Kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ay maligtas at hindi mapahamak. Kaya magsisi ka at manampalataya ka ngayon at hindi bukas. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag na aming pong nararanasan. Sa inyong pong katwiran at kabanalan, Panginoon, kami po ay pinili ninyo upang matamasa ang inyong biyaya at habag, ang inyong pag-ibig. Salamat o Diyos dahil hinirang nyo kami, tinubos, pinalaya, patuloy na kinupkup at pinababanal at dadalhin sa inyong kalwalhatian balang araw. Salamat o Diyos sa pag-asang ito na kahit anumang kaharapin namin sa mundong ito, Panginoon, walang katumbasang kahirapan at bighati sa mundong ito kumpara sa kalwalhatian na aming kararatnan sa inyong muling pagbabalik. Kaya ang dalangin po namin, patuloy nyo kaming pagpakumbambain, Panginoon. Patuloy nyo kaming ilingapin, Panginoon, at pag-isahin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag. Patuloy naming makita o Diyos ang katotohanan na dahil lamang sa biyaya mo kaya kami nakalalapit, kaya kami nakatatayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanyayahan ko po lahat ay tumayo at atin pong babasahin ang ating corporate confession. Yung wala pong kopya, i-share nyo na lang po sa inyong katabi. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin na maasahan at malalapitan, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, dinggin ang aming pagsamo at kahilingan. Salamat o Diyos sa kalayaang iyong binigay, sa kasalanan kami ay pinakawalan at inakay. Tungo sa katwiran at kabanalang tunay, kami ay binigyan ng walang hanggang buhay. Patawarin mo kami, O Diyos, sa panahong kami nagkakasala, namumuhay na parang hindi pa pinalaya. Sa pita ng laman kami na halina, imbis na magtiis sa kasalanan ay nagpasasa. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming nililingap. Pag naliligaw kami ay hinahanap, pagiging ganap ang tungo ng aming pagtitiis at paghihirap, upang banal at kaaya-aya kami sa iyo ay may harap. Kalwalhatian para sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan, pagbabalik ni Kristo ang aming pinananabikan, upang sa pakikiisa sa kahirapan, makiisa din kami ni Kristo Jesus sa kanyang kalwalhatian. Kayo po yung mga kaupo, darako po tayo sa ating banal na hapag. Ang banal na hapag po ng Diyos ay patunay po na tayo ay tumawid na mula sa kadiliman, kamatayan, at sa kasalanan patungo sa kabanalan at buhay na walang hanggan. Ito po'y naganap dahil sa natapos na gawa ni Kristo Jesus na siyang nagligtas sa atin. At dahil po dyan, tayo ngayon ay nakakaranas ng presensya ng Diyos, ng pangako niya sa tuwing aalalahanin natin ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay siya'y suma sa atin. Kaya po ito ay pagpapatatag sa ating pananampalataya, pagpapaalala sa atin na may Diyos tayong matatakbuhan at meron tayong katugunan sa ating pagkauhaw at pagkagutom sa kabanalan. Atin po itong gagawin na may paggalang at pagpipitagan sa Diyos. For I received from the Lord what I also pass on to you, the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin itong kakainin ng may paggalang at pasasalamat sa Diyos.
Ating pangitaas ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo at tayo panalangin. Aming Ama, kami po'y patuloy nagpapasalamat sa lingguhan na pagsalo namin sa iyong hapag. Ito po'y pagpapakita, Panginoon, pagpapaalala sa amin na kami po ay kinahabagan at inyong niligtas. Panginoong Hesus, salamat Panginoon sa inyong katawan na inyo pong binigay para sa ikapapatawad ng aming kasalanan. Ito'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo at para kami ay mabuo at kami ay maligtas. Salamat Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Sabay-sabay po natin itong inumin na may paggalang at pasasalamat sa Diyos.